ang ganda nilang panoorin. Ang sarap ng kain nila, kamayan. Ulam nila sinasawsaw sa suka. Yung ano na rice cooker yun nandyan, hindi na nakumuha ng serving plate. Napakasimple at nakakamiss. Ang makikita natin sa video nito ay isang pamumuhay na typical, simple, pero masaya. Sa panonood ko sa kanilang kumakain, ay nakikita ko na hindi naman sa kahirapan, dahil nakakain naman sila ng tama, ay sadya lang na ganyan ang nakasanayan na way nila kung paano kumain, kung paano ang yung daily life nila na hindi mo kailangang baguhin. Dahil kahit saan man sa mundo or saan man sila mapunta, ay hahanap-hanapin ang ganitong pamumuhay or ganitong style nila. Kasi dito sila nasanay at dito yung ito yung kinalakhan nila na klase ng buhay. Buhay nila or ang araw-araw nila na gawain ikumpara sa mga city children, city kids, kung tawagan ng mga kabataang syudad, ay napakalayo ikumpara sa kanila. Dahil ang mga batang ito marurunong sa buhay. Lumaki silang may takot sa Diyos. Disiplinado. At natuturuan ng magandang asal at gawaing bahay. Hindi sila mga batang gaya na ibang mga bata na pagkatapos kumain, hala, lumarga na at maglalaro. Ito sila ay hindi. Alam nila mga task nila sa araw-araw, mga gawain nila bago sila maglaro. Kaya na lang yan, pagkatapos kumain, ay magliligpit ng pinagkainan, huhugasan, pagkatapos, maglalabayan ng mga damit nila. Sila mismo maglalaban ng damit nila. Pagkatapos,
maglilinis ng bakuran, tapos nila linisin sa loob ng bahay. Kaya nakakatuwa na kahit ganyan ang ano nila, marurunong na sila, ganyan pa lang ang edad nila ay alam na nila ang paano, gaano kahirap ang buhay. Itong mga batang ito, although hindi ko naman sila kadugo, pero nung sila isilang ay ako na nakagisna nila na nag-aaruga sa kanila, kasi ako nag-aalaga sa mga batang ito nung nasa Pilipinas pa ako. Kaya kahit andun sila sa kanila, nung umalis ako, binalik ko sila sa kanila, andun sa sila lolo-lola nila, hindi nila kami nakakalimutan. Lagi pa rin silang bumabalik sa amin. Minsan dyan natutulog. Kung hindi kukunin ng magulang, ay hindi sila uuwi sa kanila. Kasi nakikita nila at nararamdaman nila ang pagmamahal na hindi nila nakikita doon sa kanila. Although dito sa amin ay hindi naman sila sitting pretty, hindi sila buhay mayaman. Mahirap lang ang buhay namin, pero sila ay laging bumabalik sa amin at hinahanap yung klaseng pamumuhay na wala siguro sa kanila, ay hindi namin alam kung anong meron sila doon. Ang sa amin lang is kung ano ang meron kami, ay yun ang binibigay nila sa amin. At yun naman ay gustong gusto nila. Hindi naman sila inuutosan namin, kagaya lang yan. Pagkatapos nilang kumain, alam nila kung ano ang gagawin. O maglilikpit ng kainan, pinagkainan, at huhugasan. Pagkatapos yan, saka pa sila lalarga o kung ano man ang gagawin nila. Basta tapos na nila yung gawain nila sa bahay. Masaya sila. Kasi andyan kami na nagmamahal sa kanila. Yun lang ang tangi namin maibigay sa kanila, na hindi nila nararamdaman siguro doon sa kanilang lola. Kaya ngayon ang mga batang yan ay hindi na umuwi sa kanila. Pwera na lang kung nandyan ang kanilang magulang. At natutuwa naman ako na nakikita sila dyan sa amin, kasi natuturuan sila ng magandang asal. Yan lang po. At sana'y magustuhan niyo ang video kong ito.